ito yung sa oven natin. So ito yung sa function, ito yung sa adjustment ng temperature saka yung timer. So ayan. First ano natin, ito yung mga cooking function. So yung pangalawa, special function, preset recipe, then personal recipe. So setting yung panguli. Then sa cooking function, mayroon tayo diyang echo. So yung echo, ginagamit lang to sa preheating lang ng oven. Preheat lang ng oven. Halimbawa, kailangan natin ng temperature is 175, so 350. Mas mabilis niyang ma-reach yung init na 175 sa echo. Then, pero pwede naman natin siyang i-preheat sa kung anong function yung gagamitin natin. So halimbawa yung static function. So itong static function, ginagamit naman to sa mga single baking lang. So yung mga yung kukunti lang na yung mga hindi bukas ng bukas. Yung konting ano lang, halimbawa isang tray lang ng cookies. So yun yung gagamitin natin. Pero pag dalawang tray na, yung convection na gagamitin natin. So, then next naman sa static niya is yung grill. So ito yung grill function natin. So diyan ka pwede maghihaw. Pero dito medyo yung mga maninipis lang na hiwa ng karne. Then next naman is lower element. Ito ginagamit naman sa mga pag-preheat lang ng mga pagkain. Then ito yung sinasabi ko na convection cooking. Mm-hmm. So halimbawa baking, dalawang layer, so dalawang tray na yung gagamitin natin. So ito yon sa ano tayo, sa pan-assisted na. So next naman, grill with pan. So mga yung mga malalaking hiwa ng karne na i-grill natin. So ito yung lower element. Naman, ito naman yung, halimbawa yung iinit. Yung kanina, natin. Nasa taas yung apoy niya. So, alin? Ito? Balik mo, oo. Ito, grill din. Yung, sa taas, pero may grill din sa ba. Ito? Ito, ang gamit kasi nito, preheat lang ng mga pagkain. Hindi, sige, usubo pa. Ayan. Ito yung, same lang naman siya dito. So, ito, halimbawa yung medyo manipis lang yung iinitin natin. So, init lang rin. Apo. Init lang din pero medyo marami o kaya medyo malalaki yung initin natin. Kasi may convection. Then ito naman, circular. So ito pwede naman natin siya gamitin sa roasting, baking, multi-baking ng ano. May rotisserie rin ba sa loob yan? So check ito. Mayroon, kaso asan yung rotisserie motor natin. Ito yung ano, so ito yung combination ng so yun ang circular, ano. Ano. So, pero hindi siyang, pa yun yung rotisserie. Check ko kung mag work siya sa ano. Sa, hindi ko makita kung umiikot eh. Tatanggalin natin. Asan po yung replacer nito? Wala mong binigay. Meron mong kasama po dito. Check up po dito sa ilalim. Ito po. Ito yung replacer natin. So, asan po po. Ay, sorry. Pang ano ba yun? Pang-ihaw. Pang-ihaw po. Ito naman po. Ginagamit naman to sa mga pag mag-grill tayo kaya pag mag-roast tayo na medyo mantika. Pangsalo. Pangsalo lang ng mga mantika. Pero sa baking po, hindi po natin siya gagamitin. Tatanggalin po natin siya. Saan yung kinakabit ang mga rotisserie stick?
kasing pagkumuna ko. Ano yan yung... Accessories po ng rotisserie. Rotisserie? Bali dito mo siya ikakabit. Apo. Diretsong sahura na siya. Paano yung ano yun? Yung rotor niya? Apo, eh ano po natin. Saan naman kinakabit siya? Dito po. Connect na doon dito. Oo. Tanggalin ko namin yung lahat hindi mo nagamit. Kasi makakaharang po siya pag gano'n. Saan madali lang tanggalin yan? Alam po. Yung rotisserie. Apo. Then, ito po yung... Sa rotor. Apo. Ito na company ko din. Doon yung HP ko. Wait lang sila. Testing ko lang yung HP. Sabi ko yung pang siya. Rotisserie siya. So, pag-assemble niya, then ito dito. Yun naman yung pang-salo. Opo. Pang-ano ba yan? Pang-lechon. Pang-lechon? Pwede na tayo magkali ng bacon. Opo, dito po nilalagay yung meat po na natin. Ito po ginagamit siya sa mga chicken. So, yan, pang-cook siya. Sa pag-lechon. Opo. So, pwede dalawa rin po dito. Kasabay. Yung mas malaking hook, di ba? Ayan po. Then yan. Then, sa special lock, ano siya na? Dito siya sa special function. Yung rotisserie po natin. Hindi ata dapat yun. Ayan po yan. Sa rotisserie natin. Hanapin lang natin siya dito sa special function. So dito kasi, sa cooking function, ito lang yung mga regular na ano natin, na mga i-grill natin na kailangan pa natin siyang baliktarin. So yun po. So yun, mapapansin po kasi natin. Paano i-back yan? I-hold lang?
Entira po, long press lang. Ito po, long press. Pang ano? Pang patay? So, on timer? So, isang press. Yes, single please. Press. Then, adjust na left. So, timer right. Naman, alam ba, mag-bake tayo. Then, yan. Then, pero sa preheating po, kailangan huwag muna natin siya lagyan ang timer. So, antayin muna natin siya ma-reach yung kailangan natin na temperature. So, may, ano? Kung paano? May thermometer na rin siya sa loob. Ano po? May sensor po siya. May sensor siya. Pag na-reach niya na yung temperature natin, so, makikita natin yung indicator bar natin. So, pag napuno siya, so, ibig sabihin na-reach niya na yung temperature, then, mag-a-alarm. Apo, mag-a-alarm din po siya. Yeah. Ito po yung sa cancel po ng program po natin. Pero, pwede naman po ito na kung interrupt na po natin, i-interrupt natin. So, kung cancel lang, ito lang naman po. Then, yes. Then, sa timer naman po, halimbawa, na-reach niya na yung temperature. So, halimbawa, yan. So, ito yung sa hours. Reminder po natin. So, reminder, pag sinet mo po siya, halimbawa, 5 minutes, after 5 minutes, mag-a-alarm lang siya. Kumbaga, nire-remind ka lang niya. Ah, hindi siya hihinto? Apo, hindi siya hihinto yung function. Pero kung hindi naman po natin siya gagamitin, tapos gusto natin yung automatic timer, So, halimbawa, cancel natin niya, press mo po siya ulit, then ito yung sa cooking timer po natin. Yung duration po natin. Ah, bali, ano, ibang, yes, ano, iba yung dalawang nagbiblink. Press. Apo, yan po yung timer ng, ano natin. Yung sa reminder, patingin ako nung nagbiblink. Reminder niya, yan, parang bell. Ah, okay. Yes po. Then, ito yung sa cooking function, cooking timer. So, after 15 minutes, automatic siyang mamamatay. Then, yung sa ilaw natin, automatic siyang mamamatay pag kalipas ng ilang segundo. Pero pag binuksan? Kung halimbawa gusto natin siyang tingnan ulit yung ano, buksan yung ilaw, ikutin lang natin ito. Left or right? Apo, left or right lang po. Pero pagka i-exit na yung function na yan, so pwede po natin ano, press to, then yes. Then, pero pwede naman po dito na long press na lang. Long press na po dito. Okay. So, para saan naman yung ibang yun, Guya? Alin po? Yung nandun sa may kasama ng rotisserie. Ito po yung sa special function. So, ito yung bell. Okay. Kaya reminder. So, halimbawa, may iba kayong ginagawa na niluluto na kailangan nyo ng timer. So, pwede rin po dito. Gamitin natin siya ng timer. Then, ito naman yung defrost. Defrost by weight po yung bigat niya. Then, defrost by time. Yung mga frozen na pagkain, So pwede po tayo mag-defrost dito. Pwedeng uncook. Apo. Ito naman po yung frubing po. Oh, yung mga, yung pang, ano, yung papalsa po. Ka. Apo. Papalsa mo po. Yes, so. Then, ito yung grill, rotisserie. Then, ito yung food warmer. So, halimbawa, kung gusto mong i-keep warm yung pagkain, so pwede rin po. Ang food warmer niya, kuya, gas? Hindi po, electric. Electric yan? Apo. Pero mababa lang naman po yung temperature niya. Ah, so bali yung itong oven na to, is po pwedeng electric or gas? Yung gas niya lang po is dito lang. So, yung oven po natin yung is electric pa lang. Ah, so walang gas yan? Wala po. Okay. Then, next naman sa special function niya, so food warmer, ito yung sabat. So, yung sabat kasi ito yung parang traditional na araw ng mga pagluluto ng mga Muslim. Hmm. So, kasi mapapasya. Matagalan. Oo. Kandila, eh, baka maglagay kayo kandila. Then, ito yung vapor clean. So, yung vapor clean natin, ito yung ano niya, ito yung paraan ng paglilinis niya. Halimbawa, using moist. Apo. Vapor clean, so maglalagay tayo ng tubig dito. So tatanggalin natin yung mga accessories, then dito. Pupunuin natin siya. Punas na lang. Then after 15 minutes, pag tapos na siya, punasan na natin.
Kasi pag pinabayaan natin siya, halimbawa hindi natin siya nalinis. Hanggang mamumuulit. Pag nainitan yan, so mahirap nang tanggalin. Titigas na nang titigas yung... Then next naman, so ito yung mga freeze-it recipe. So nandito yung mga klase na ng mga lulutuin natin. So kumbaga mamimili ka na lang. Yan. Vegetable bread, so pizza. So, halimbawa yung pizza, so, nandyan yung function na gagamitin natin, yan, upper and lower. So, pang pizza siya. Then, yung bigat ng pizza, yan, yan. May built-in na rin ba siya na ano, sensor for weight? Wala po. Kailangan na, ano, naka, tatansyahin natin yung bigat. So, yun. So, yung pinaka-minimum niya is 0.1. Then maximum is isa't kalahating kilo. Malaking yan. Then confirm. So yan, start. Then press natin siya ulit. Yan. Then na may oras na rin. Nakadepende na yan dun sa standard cooking time na naka-preset. Apo. Dapat naka-preset na siya. Naka-preheat na siya. So, kasi kung hindi natin i-preheat yan, wala rin. May magdadagdag ka ng oras. So, ayan. Interrupt. So, ayan. So pag mainit pa yung loob, mapapansin natin may temperature pa dito na tapos mapapansin natin parang may lumalabas na hangin. So, normal lang po yun para hindi siya mag-overheat yung okay natin. Then sa mayroon din po tayong personal recipe. So halimbawa kung gusto niyo mag-save ng mga personal na recipe niyo. So usually pero naman ang mga ganyan ang use niyan yung sa oras lang, di ba? Apa? Oras lang po. Oras ng kung ilang oras mo sila lulutuin. Yes pa. Halimbawa dito sa cooking function. So kada function sir may default na siya na temperature. Ito, 170. Okay. Paano kung i-adjust ang temperature? Press natin. And anong temperature ang maximum niya? So, ito sir. Ikutin natin to. Pihitin natin. Then yun. Scroll lang. Is pinaka-maximum niya. Ito kasi sir, Celsius siya. Celsius. Oh. 280 po. 280 max. Kasi yung karaniwan po nasa karaniwan po nasa ano nasama sa menu yung so Fahrenheit po yun. Katumbas po yung mga 32. Ayan po. Then minimum niya is 50. Yan yung mga ano lang no? Parang warmer ganun. Yes po sir. Warmer. Then yan. Okay. Okay. Set naman ang time. Alam ba, gusto natin siya. Ito pala kuya. Paki-set yung oras niya na tama. Sige. Yung actual time ah. Kung ano yung long press lang? Video mo. Kung mabilis siya uminit po. Oo po.
Bali pag nabunod siya, auto restart. Kapo ma-reset po yung time. Then punta po tayo dun sa setting. Ayan, pwede naman po dito. Sa setting po talaga. So punta po tayo sa dito, yung setting po. Okay. Yan, set ng clock. Then press natin siya. Then yan. Anong oras na po? 125. Nakaset po siya sa 24 hours. Yung default niya po na hour. Then, halimbawa na po, gusto niyo siyang i-adjust ulit. Halimbawa, nahuli siya. Then, press po natin siya. Then, punta po tayo sa setting. Ayan. Then, ito po. Clock. So, sa language, mayroon din po siyang mga... Then, control lock. Gusto ko sa language, Japon, ha? Ito. Ayan, English, Italiano. Ayan, alam. Spanish. Depende sa kung anong lulutuin ko, yun dapat yung language. Kung maging Italian ako, dapat yung language ay Italiano. Ayan. English. Yes. Then back. Then. So far, lahat naman ng settings makikita naman dyan. Ang kailangan lang talagang malaman is yung basic controls niya.